magkakaroon ng seatbelt ang bisikleta. At ayun na nga, mga master. Nabalitaan niyo na ba yung latest ng UCI? May nakita kasi akong post sa isang road bike na sinasabi ang mga bisikleta daw magsi-seatbelt na. Aba, ayan na pag-uusapan natin ha. Kaya ako interesado ka rito, master. Standby ka lang. Let's go. Grabe mga master, di ba? Lahat ng karaniwang mga safety ini-implement naman sa atin. Okay? Pagdating sa helmet, pagdating sa bike lane, maraming ini-implement ang government. Kahit tayong mga actually mga LGU din, yung mga presidente ng mga biking community pati mga cycling community. Ni-implement din nila na kailangan yung safety nest ng bawat siklista. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, may mga sa dito sa NCR, dito sa mismong Quezon City or Manila, ini-implement nila na tinitiketan nila yung mga tao na walang helmet. Okay? At the same time, yung mga taong mga nagbabike na mga nakasinelas, ini-implement nila may mga LGU na tumitingin kung safe ba yung mga rider na yun pagdating sa kanilang pagbibisikleta pati yung mga ilaw. So, ini-encourage lahat ng mga biker pati mga siklista pagdating sa kanilang safety nest na kailangan standard yung mga sinusuot nila kapag ka sila ay nagbabike. Okay? However, may nakita tayong post sa isang group road cycling, si Master, na-catch lang yung attention ko kasi i-implement yata daw, hindi pa sigurado na magkakaroon ng seatbelt ang bisikleta. Ikaw, anong opinion mo doon, Master? Ano ang naiisip mo sa bagay na yun? Comment mo nga dito, Master, kung pabor ka ba o hindi ka pabor sa gustong i-implement ng UCI na kailangan daw ay naka seatbelt. Actually, standard siguro ng UCI. Gusto nila naka seatbelt ang bawat biker. Na sana, sana hindi mangyari. Okay, personal opinion ko, ako, hindi ko gusto na mag-seatbelt. Sa akin lang yan. Sa akin lang yun, mga master. Bakit? Kasi nung time na ako ay nagmumotor, kumakarera ako ng motor, may mga instances na sa sobrang tulin mo or masyado ng aggressive yung sitwasyon, may mga pagkakataon na kailangan mong umeject sa motor. Okay, may mga pagkakataon na kailangan mong umalas sa motor para hindi ka maipit, para mabawasan, malesen yung injury mo. At the same time, hindi ka madamay sa crash ng motor. Okay? So, same thing ng bisikleta. Kung ikaw ay naka-road bike at masyado kang matulin at halimbawa, may karera ng road bike, yung mga local race lang, hindi ka pwede, kung i-implement nila yung seatbelt, papaano kung halimbawang nag-crash ka na? Okay? Papaano kung magka-crash ka na at biglang nag-malfunction ang iyong bisikleta, ang iyong braking system, ang iyong cleats? Dalawa yung hindi mo makakalas basta-basta kapag ka malapit ka na mag-crash. Unang-una na ron, syempre, kung naka-cleats ka, siyempre, ang mga naka-crits, tight yan. Tight yung attachment niyan. Okay?
kung iisipin mo pa na kailangan matanggal mo yung seatbelt bago ka mag-crash or bago ka nagwawabol ka na, eh mahihirapan ka na. Diba? Mahihirapan ka nang gawin yun at hindi ka na makaka-engage sa motor or sa bike. Okay? So, personally, ako, hindi ko gusto, hindi ako magsusuot ng seatbelt para sa akin. Kasi minsan, pagka halimbawang downhill or mamaya nasa kalsada ka, pababa, at medyo matulin ka na walang ka ng preno, pwede ka pang umi-eject eh. Diba? Pwede ka pang umi-eject. Paano kung hindi ganun kataas ang iyong tinatawag nating reflexes, eh biglang-bigla, nawalan ka ng preno, biglang-bigla may sumulpot at hindi na kaya ng preno. Iintindihin mo pa ba yung preno? Iintindihin mo pa ba yung seatbelt para tanggalin? So sa akin lang yon mga master ha. Bago ka dumating dun sa point na magka-crash ka na, kung wala kang seatbelt, pwede kang umi-eject. Siguro mas magagasgasan ka lang. Okay lang yun. Pabalian ka ng konting daliri, okay lang yun. Diba? Kasi ako, nung kumakarera ako, na high side ako sa BRC. Okay, sa Batangas Racing Circuit. Kumilapon ako at umi-eject kagad ako sa motor. Kung hindi ako umi-eject sa motor at naka-seatbelt ako, eto ah, ano lang to ah. Mula sa pagka-high side ko, high side, yung pag-ganon, biglang gumanon yung manibela. Tumilapong kapataas, kung hindi ako naka-eject sa motor, kasama ako ng motor, mula sa itaas, pabagsak, pak, 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 ganun. Possible din na mangyari yun sa bisikleta. Okay? Pwede rin yun kasi may high side ang bisikleta. Lahat ng two wheels may high side yan. Mas nalilesen lang sa mga big bike kasi yung steering ng big bike maliit lang. Unlike sa mga bisikleta, full steer sila. Diba? Full steer tayo. Yung Mio ko dati, naka-half steer lang yun. Pero humi-side pa rin ako. Nagigets nyo yung ibig ko sabihin? Ang point ko lang, mga master, kapag in-implement ng LGU or ng mga community, ng cycling community or ng biking community, na tayo ay mag-seatbelt na, naku po, mga master, mas delikado yan para sa daan. At mas delikado yan para sa mga kumakarera. Okay? Sa akin lang yun, ha? Sa akin lang yun. Hindi ko kinokontra. Ngayon, kung maaprubahan yung tinatawag nila na ganyang idea na seatbelt sa bike, wala naman tayo magagawa kung hindi sumunod. Pero, in order na magkaroon ka ng safetyness, dapat isipin din nila yung tao kung paano magiging safe. Safe nga ba? O hindi? Safe ba na may seatbelt? Or wala? Gets nyo? Kasi, kung kayo man ang nalagay sa kalagayan ng kahit na sino, kung sakasakali man, kung naiisip nyo yung sinasabi ko, na biglang-bigla kang kailangan mong umi-eject sa bisikleta mo. Okay lang yung bisikleta. Okay lang mawasak yung bisikleta natin basta safe tayo. Okay lang na mabangga yung bisikleta basta safe tayo. Diba? Mapapalitan yung bisikleta eh. Mapapalitan. Pero yung buhay natin, hindi naman natin mapapalitan pa yan. Hindi na maibabalik pa yan. Okay? So, sa akin, sa point of view ko, pagdating sa bagay ng seatbelt na yan, siguro hindi ako pabor. Ikaw ba, master? Pabor ka ba? Diba? Pabor ka ba? Kapag ka nasa downhill ka, mas delikado na hindi ka maka-eject. Kasi kung mapapansin nyo, pagka sa mga, sa Wall 1, sa Timberland, may mga footage doon na kapag ka sobrang bilis na at hindi na kinaya na preno, nasunog na yung preno, ginagawa nung rider, ginagawa nung biker, umi-eject na sila sa bisikleta nila. Paano kung hindi na kaya? Diba? Paano kung hindi na kaya? Hindi na kaya umi-eject. So, sabay-sabay, sabay na kayo ng bisikleta mo. Sa pamin, sabay na kayo ng bisikletang mag-head-on, sabay na kayo ng bisikletang may ipit, kung saan may ipit yung bisikleta. Diba? Tama ba yung sinasabi ko? Kasi, ako, para sa akin ha, yung safetyness, nagsisimula lahat ng safetyness natin, mga master, sa sarili natin. Sa mismong tayo. Okay?
i-implement muna nila yung kaisipan ng bawat tao na pagdating na pag nasa road sila, safety first. Eh kasi kahit saan ka pumunta diyan, may mga tumatawid kahit naka red yung stoplight. 'Di ba? May mga nagbo-bike pa rin na wala ring helmet. Gets nyo? So bago 'yun, dapat i-implement muna nila sa mga tao yung safety nest para sa sarili nila. Sila mismo muna mag-isip ng safety nila bago kayo mag-isip ng safety para sa amin, na alam naman namin kung ano yung dapat namin gawin. Kaya lang may mga matitigas talaga ang ulo na lumalabag sa batas pagdating sa road. Hindi wala sa bike lane, magbabike sa Marilaki, magbabike sa Rizal, walang helmet, naka-jempoy. Paano yun? Diba? Dapat sila muna, yung kaisipan muna ng bawat rider o ng siklista, ang ayusin natin. Huwag natin ayusin yung mga bagay na posibleng hindi naman kailangan. Dahil unang-una, may mga taong hindi komportable na naka-seatbelt sila. Especially ako nga eh, pagka nasa kotse ako, as much as possible, ayokong nag-seatbelt. Kaya lang, which is, kailangan at sinasabi ng batas, kailangan naka-seatbelt tayo. I have no choice kundi sumunod sa batas. Kailangan kong mag-seatbelt. At the same time, yung kasama ko, kailangan din mag-seatbelt. Kahit na ayaw niyang nagsiseatbelt. Kahit na ayokong nagsiseatbelt. Ganun lang yun eh. Pero bakit kailangan ko sumunod? Kasi nasa kaisipan ko. Yung kaisipan ko, pinapangalagaan ako ng gobyerno na kailangan safe muna. Gets nyo? Kailangan safe muna ako. Kailangan sumunod din ako sa batas. Kailangan intindihin ko yung sinasabi ng batas na kailangan naka-seatbelt ka. Otherwise, huhulihin ka. Bakit hindi nila ma-implement muna yon sa mga rider na nasa labas? Sa mga siklista na nasa kalsada? Bago nila dapat i-implement yung seatbelt, i-implement muna nila ng proper implementation yung helmet, yung sinelas, dapat maayos. Dapat full geared ka pagka ikaw ay nasa kalsada, naka-helmet ka, naka-low shoes ka. Same thing sa motor. Diba? Ganun lang din yun. Ako sa motor, pagka nagmumotor ako, yung motor ko hindi ako umaalis nang hindi ako naka-sapatos. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi ako naka-helmet. Isang nga, naka-gloves pa ako. Diba? So yun lang yung gusto kong sabihin. Dapat isipin muna nila kung makakatulong nga ba or hindi yung gagawin nila. Seatbelt, gusto nilang, iniisip nilang seatbelt para sa bisikleta. Ayun lang, gusto ko lang i-share mga master, at gusto ko i-share nyo rin yung thoughts nyo regarding this matter. Okay, regarding this matter, kasi ano yun eh, malaking usapin kasi yan eh. Kapag ka talagang i-pinush through nila yung ganyan, pinush nila yung seatbelt na yan, maraming magkakagulo, maraming magkakaroon ng kanya-kanyang opinion pagdating sa mga cycling community, yung mga road biker, yung mga MTB, yung mga fixie, mga community na yan. So magkakaroon ng maraming balikas-kasan na diskusyonan pagdating dyan. Kaya tingin ko, malayo man o malapit man ang kahihinatnan ng suggestion na yan ng UCI, eh medyo malayo pa natin makikita. Okay? Yun lang mga master. Quick lang yun para at least magkaroon kayo ng kahit papano eh idea, at sa mga susunod na natin, eh hindi kayo magulat. Oh, pinagsiseatbelt na tayo. Diba? Okay, mga master, follow nyo ako sa TikTok para kung sakali man na mga extra kayong katanungan, madali nyo ako makakagilap. Okay? Follow nyo ako sa TikTok, Bike Talk with Papa Jack. Alright, available nga pala yung Stingray Therapeutic Spray sa ating sa mga shop, Coastal Bicycle Center. At the same time, meron din siya sa Lazada at sa Shopee. Kung kayo ay may ride at medyo pinupulitot kayo at medyo nakakaroon ng muscle stress sa inyong mga long ride, short ride at sa race. Alright? Ayun, hanggang dito lang mga master. Yun lang, quick and short but sweet. Alright? Palagi tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Palagi tandaan, palawakin ang kaalaman. Ako po,
makakasama ka dyan. Paalam.